Vowsy, violence against women and children. And of course, nasa law natin yan, yung child abuse, no, sa Republic Act natin, na meron tayong sinusunod na batas, no? Yung sa mga child abuse, napakalakas po ng batas na yan para doon sa mga bata, especially mga kababaihan, no, mga kaulo. Let's kill it. What's up mga kaulo, it's your boy Elmo po ang muling bumabalik. Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin, mga kaulo natin, sa lahat ng parte at sulok ng mundo, kinukumusta ko po kayong lahat. Magandang magandang gabi po. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, no? So right now mga kaulo, meron lang tayong pag-uusapan, meron lang tayong mga mangilan-ilang mga news update at balitang hip-hop, okay? May mga balitang viral kasi tayo ngayon sa Facebook, sa YouTube, and sa internet, sa makatuwid, okay? So, mga kaulo, bago po natin simulan, dun po sa mga kaulo natin na mga napadaan sa channel ko, just click subscribe button and hit notification bell, and hit nyo na rin yung like button and comment po kayo kapag nagustuhan nyo yung ating video ngayon. And mga kaulo, please, please do not skip ads mga kaulo, and napakalaking tulong po niyan yung ginagawa niyong pagsuporta para sa panahon po ng pandemic ngayon. And alam niyo naman na isa to sa mga pinagkukunan natin at ginagawa natin libangan at the same time nakakapagbigay tayo ng info para sa ating mga kaulo, kababayan, sa industriya ng hip-hop o ng rap scene. So ginagawa po natin lahat yan, okay? So, Elmong Calvo TV po, samot-sari po ang makukuha nyo rito. Video reaction, news update, balitang viral, balitang hip-hop, okay? So, maraming salamat po dun sa mga bago kong subscribers, nakakatuwa po, and patuloy po na nagtitiwala, sumusuporta, at nakikipag-usap sa akin through chat, at yung mga nagme-message po, yun, maraming salamat po dun sa mga nagre-request, at mga nagpapareview nung kanilang mga music o mga song na gusto nilang ipareview sa akin. Gagawin po natin yan mga kaulo, okay? Yun. So wag na natin patagalin mga kaulo. So right now mga kaulo, pag-uusapan natin yung kung natatandaan nyo kamakailan, naging viral o naging matunog yung ginawa ni Jonah ng Brusco Brothers na sinabi niya about sa puro kayo kultura, wala naman kayong mga pera. Okay? So, marami po ang nag-react ng mga hip-hop personality dyan, mga kaibigan natin sa industriya, and even me po, nag-react, gumawa pa nga po ako ng reaction, no? And yung aking pananaw, and opinion, and advice dun sa sinabi niya. So, ito mga kaulo, kamakailan, nagbigay nga ng pahayag si Jonah, no? Siya po yung humingi ng paumanhin o nag-sorry sa hip-hop community, no? Sa lahat ng mga tao na naapektuhan ng sinabi niya. So, sinabi ni John na mga kaulo na hindi naman daw niya nilalahat at hindi yun para sa lahat o sa hip-hop community, kundi para daw po yun dun sa mga taong mangilan-ngilan na tumitira dun sa kanyang pagrarap, no? And sinabi niya mga kaulo na inamin niya na hindi naman siya magaling mag-rap talaga at hinahangaan niya yung mga magagaling na mga rap artist natin dito sa Pinas, no? At nirerespeto niya. And magandang marinig yun, mga kaulo. And ang sinabi lang din naman niya, gusto lang din niya maging masaya. Gusto niyang gawin yung mga bagay na to. Gusto niya mag-rap. At syempre, para magkaroon sila ng kanta ng Brusco Brothers. And alam niyo, mga kaulo, isa po yan sa achievement, no? Sa life mo na meron kang nagawang kanta and music video na pwede mong ipakita sa mga relatives mo, sa mga pamilya mo, sa mga susunod na henerasyon, no? So humingi po siya ng paumanhin, and yung ibang mga rap artist po ay tinanggap naman. May mga ibang nag-react na parang fake lang daw at malamaya yung pagsasorry. Para po sa akin, malaking bagay po yung paghingi ng sorry. Kung sabihin na po natin publicity yan at isa sa paraan niya para madagdagan ng sikat or views, siya na po yung bahalang magdala. Ang importante po na iparating dun sa hip-hop community, sa lahat ng mga kaibigan natin, yung kanyang pagsusori at yung side niya, di ba? Yun naman ang importante doon. And even si Innocent One,
nung nagbigay ng pahayag doon, base doon sa nasabi niya nung una, eh humingi rin ng paumanhin si Innocent One at tinanggap yung paghingi ng paumanhin ni Jonah ng Brusco Brothers, no? Ay nagpasalamat din siya sa ginawa ni Jonah na yon. So yun mga kaulo, napakaganda nga naman yun. May mga nag-comment din naman na okay din yung ginawa mo at nag-accept ka ng, in-accept mo yung fact na nagkamali ka doon sa sinabi mo. And marami kasing naapektuhan. Minsan kasi makakapagsalita tayo ng mga words na akala natin eh okay lang. Pero at the end of the day, maiisip mo yun kapag may mga taong nag-react na na talagang mali. Ang importante mga kaulo yung acceptance. Kailangan yun. Kasi kung hindi mo matatanggap na nagkamali ka, magkakaroon ng problema talaga. Okay? So, Jonah ng Brusco Brothers, saludo and salamat. So, hingi rin ako ng pasensya dun sa pag-react ko nung last time. And since nag-sorry ka naman, kudos sa'yo pare. So, saludo. Maganda yan, maganda yan. Okay? Yun, mga kaulo. Yan po yung ating balitang hip-hop. Dito naman tayo mga kaulo sa balitang viral o trending mga kaulo, no? Isang kababayan po natin na boksingero ang nasangkot sa isang ano no, isang krimen o rape case. Siya po ay walang iba kundi si Albert Pagara. Si Albert Pagara po ay isang Cebuano po na miyembro ng Intercontinental Super Bantamweight title holder, no, sa boxing mga kaulo. Albert Pagara, isa rin to sa mga aspiring boxer na kinakitaan ng galing at lupit ng suntok at paglalaro sa boxing. Ito nga po kamakailan or kahapon, siya po ay nasangkot sa isang rape o krimen, no? Let's say krimen, syempre rape, alam naman natin, bawal na bawal po yan. Base sa investigasyon o sa kapulisan, Albert Pagara ay nasa kanilang tahanan sa barangay Inayawan sa Cebu. At andun po yung 14 years old na bata na anak ng kanyang kinakasama. Okay? So yung bata natutulog at nagpretenda lang na unwari kasi syempre natakot dun sa kay Albert Pagara na hinihipuan na po at akmang gagahasain. So yung bata po dahil sa pinagdaan ng trauma at sa pinagdaanan po niyang naranasan o experience doon sa kanyang ama no? Syempre kung anak yun yung kinakasama malamang stepfather nga siya. So yung bata po nagsumbong na, nagsabi na sa nanay at nalaman nga po ng barangay at nadakip yung si Albert Pagara. So itinanggi ni Albert Pagara yung mga akusasyon laban dun sa biktima o dun sa batang 14 years old na hindi naman daw niya re-rapin, hinipo lang. Alam niyo mga kaulo, yung act na ganyan, yung akmang panghipo, natural. Ang kasunod niya ay isang hindi nakanais-nais na hakbang, no? Kundi yung rape nga. Nasa batas po natin yan, yung sa BAUSI, no? Yung violation, violence against women and children. Violation tuloy, parang traffic yun mga kaulo. Ulitin ko, BAUSI, violence against women and children. And of course, nasa law natin yan, yung child abuse, no, sa Republic Act natin, na meron tayong sinusunod na batas, no? Yung sa mga child abuse, napakalakas po ng batas na yan para dun sa mga bata, especially mga kababaihan, no, mga kaulo. Yun. So, nung nadakit nga si Albert Pagara, mga kaulo, nagtangka po itong magpakamatay sa kulungan. Ginamit niya yung kanyang sintas ng sapatos para isakal sa leeg o ipulupot para mawalan siya ng hininga at hindi makahinga at magpakamatay. Pero yung tangka niya po na yun, napigilan ng mga cellmate niya dun sa presinto sa Cebu kung saan siya pansamantalang naka-detain o nakakulong. Okay? So, syempre, alam niyang may nagawa siyang mali pero hindi dapat nagawin yun para gawan ulit ng isa pang pagkakamali at hindi mo yun masosolve. Dahil paniguradong isang problema na naman po yan, mga kaulo. Yun. So, sayang, dahil itong si Albert Pagara, merong future sa boxing talaga. Sana maayos kung ano man yung naging problema, pero kung talagang mabigat ang ebidensya, yung mga circumstantial evidence laban doon sa suspect o si Pagara nga, mahirapan siyang makalusot dito, lalo na child abuse, no? Kapag naituloy yung kaso. Yun.
So nakakalungkot dahil yung may mga titulong ganito, dapat iniingatan na nila yan dahil once in a lifetime yan kumatok. No? Ang hirap pumasok sa mundo ng boxing, ang hirap ng training, ang hirap ng sasagupain mong mga kalaban, iba't ibang lahi, 'di ba? Hindi dapat kailang mag-act ng gano'n lalo sa mga bata. Dapat iniingatan natin yung mga kabataan, yung mga bata, okay? 'Yon. So 'yun mga kaulo, isang balitang viral o balitang trending 'yan, mga kaulo, ha. Ang pagpapakamatay ni Albert Pagara na pagtatangka sa kulungan, no, nakitilin yung kanyang buhay. Okay, subalit agapan ng mga cellmate o mga inmate niya. Maraming salamat. Yun. So yun mga kaulo, sana po ay meron kayong nakuwang balita rito sa ating munting usapin. At maybe tomorrow or later mag-review tayo ng song na may update natin para dun sa ating mga kaulo, mga kababayan, video reaction tayo. Napakasarap kaulo ng ganito, yung maihayag mo yung isang balita, no, dun sa mga taong hindi nakaalam. Dahil hindi naman lahat ng tao nakasubscribe sa isang channel. So kaya pag may nakikita ako mga kaulo, minanais ko, minamabuti kong i-spread sa inyo para malaman ninyo at maging aware po kayo sa mga balita, okay? Maraming salamat po. So paano mga kaulo? Hanggang dyan lang po muna tayo. Magkita-kita ulit tayo till my next video po. And reaction or mga podcast or mga updates mga kaulo, ha? Yon, mag-ingat po kayong lahat kung nasan man kayo. Huwag niyo pong kalimutang suportahan yung aking channel, yung mga sponsor dyan, mga, yung Project Line, Customized Luxury, Deluxe Apparel, Hardcore Ink Tattoo, at sa yung Maestro Amo Beats na nasa Los Angeles, California, kay Ryan Babera. Maraming salamat dun sa beat. So, kung gusto niyo magpagawa mga kaulo, pwede kayong mag-message sa akin, okay? And of course, Oblox One Production. Huwag niyong kalimutan, malapit na po yung The Search for the Queen of Oblox One Production. At makikita nyo yung naggagandahan, mga sexy nating mga dilag na maglalaban-laban ng live mga kaulo, okay? Alright, so hanggang dyan lang po muna tayo. Maraming salamat po ulit. Again, it's your boy Elmo na lagi pong nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace, yo, and out!